have these Bible studies. You can grab them now on the Bible in the Bible. My people, I'm thinking on last week, you did guys say you were, and you came in after three. Now you did guys say you were, and I did big time enough to become a gambler from the first. And I thought, fuck up, I'm going to say. Now you know I'm demo. You can't make the demo. You don't need to do guys. I'm gathering you in the auto eye. Practical money. Practical money. You did to be here, tell you I'm going to do it all. So I'm not in my life. If you guys say that, I'm copying and laughing. But we go down in group on any demand. So in group on any demand, we start to eat well and we're giving a leader. Kayo ay mangyong at sa group on any atan ng kanta. Paano magkahan ka? Kapliwang sa senyo sa ilang sandali. So yun natin gagawin ngayon para maghanda na gamitin niyo itong ABS at ibigay sa mga membro. So ang inang gagawin ay magbuo tayo ng grupo ng lima. Sa inyong grupo ng lima, magbubuo ng lima, ang kailang naman, identify natin kung sino ang leader. So ang inang gagawin ay maghahanap ng lima. Pwede kasama niya sa third, pwede niya kasama sa third, pero huwag apat, huwag anin, lima. So kung gusto niyo lima tayo sa third, okay. Kung sino niyo sa, mag-resist tayo ng ibang third member. Ito lang ang kapagkakaroon pwede mag-proselyte sa ibang church. Para sa grupo niyo. Ngayon lang. Ngayon lang. Okay, lima po. Okay, salamat po. Ngayon, identify the leader. Sino ang leader sa inyong grupo? Sa inyong notes, hawakan yung notes ninyo sa page 1, yun na, yung nasa harapan. How to prepare to lead a 240 Bible study. So, number 1, sabi dyan, practice reading. Practice reading the story out loud. So, kailangan hindi by eyes lang, dapat yung bibig, sinasabi sa bibig. Several times, maraming beses. Hanggang sa nag-thinking yung inyong dapat itinig. Mahalaga po kasi narinig. It will be even better if you can read it to someone. Mas mabuti din kung meron kang kaharap. Sinasabi mo sa kanya. Sinukwentuhan mo na agad siya. Lahat ng sasabihin mo, lahat ng gagawin mo. Then, visualize the story as you read. Mahalaga po ito. Sa akin, my experience, bago ko palang mabasa ay sinasabihan ko na yung mga tuturuan ko ng kailangan. Habang binabasa ko, isipin nila sa nagkakasilihan. Yung iba kasi, hirap mag-memorize, di ba? Pero kapag meron picture sa isip, madami mag-memorize. Wala yung mga sa picture sa isip. Hindi na hirap mag-memorize, magsala ng kwento. Pag nabibisualize, the picture sa memorization, visualization. As you read dramatically full of passion. Yun, mas madaling nakatukaw na kanilang attention yun habang binabasa mo. Ay meron facial expression, tapos yung mga body language, makakatulog pa yun para makaretain ng story. Diba? Nakamit na ba kayo ng mga kanilang kwento kung sumasa lang siya, basa-basa, walang nare-retain, di ba? Pero kapag with passion, yung drama na talaga ginawa ni Kuya Bal, last na yung malaga ng tupa, binuhat si Pastor Eli, ang laki ng tupa. So, mas nakaka-retain. So, hindi lang basta basta. Kailangan may visualization and may drama. Talagang kapag malungkot, malungkot ako. Pag masaya, kailangan masaya din ang mukha. So, mas madali mga sarili. Pangalawa, review. Review the whole lesson, final detail lesson. Dahil kailangan talaga alam mo yung ituturo mo. Alam mo yung sinasabi mo. Think about what might happen in each portion. Think about how you will meet each portion. Ito yung kaganda sa people who natitrain na malalim yung nasusuro. Natitrain ka, tapos natitrain ka. Kasi bakit? Nabubulay-bulay ka. Baka may mensahe doon ang yun. Kaya kailangan iniusap mo ito yung hihihi. At magulimag ka. Yung dyan sa hihihi, may bago na lang ang message. Kasi,
Number 4, number 5, and number 5.